everyone, welcome back to my channel, and this is me again, Lourdes. Mamshie Lourdes, teacher Lourdes, Lourdes. I am back again. Yes, so diba, ang dami ng again sa channel ko to. Yes, so food today, babalik na naman tayo sa topic, sa main topic ng channel ko to, the thoughts of how to success. The house of us. Yes, para mag-success tayo. And for today's video, isang napakagandang topic po dito. It is a Keypoint'S in growing. Yes, and if you want to know more about this video, about this topic, please watch till the end. And I have an announcement. First, if you are new to my channel, please do subscribe, pa-like, and pa-share na din. Yes, for you to be updated. And let's start talking about Keypoint'S in growing right now. Let's start talking now the Keypoint'S in growing. And number one is know your why. Yes, you should know your why kung bakit ka nandyan, bakit ka nasa isang lugar na yan na gusto na pinaggagalawan mo, na pinagtatrabahuan mo. Know your why. Bakit ka nandyan? Yes. Have a reason in doing a thing. Yes. Have a reason. Bakit ka nandyan? Yes. Tanungin mo yung sarili mo. Like, for example, pag-vlog. Pag you do vlogging, yes. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ka nandyan? Yes. Kasi gusto mong sumikat, kasi gusto mong makilala ka ng ibang tao, kasi gusto mong magkasahod, di ba? Praktikal lang mindset, yes. Kasi gusto mo yan, di ba? So with that, I'm thinking, namomotivate ka sa araw-araw mong gawain, sa araw-araw mong pagtatrabaho, sa araw-araw mong pagising na, like for example, sa vlogging, yes, namomotivate ka na, gagawa ako ng video ngayon kasi gusto ko talaga, gusto ko maabot to, gustong-gusto ko to. Yes, so with that, namomotivate ka. So it keeps you growing and growing as a person in YouTube. Yes, kasi gusto mo yan eh. Kaya mo, kaya ka nag-grow. And pag na-demotivated ka, isipin mo yung why mo. Yes, bakit ka pumasok dyan? Make sure that your why is clear in your mind. Yes. Dapat klarong-klaro yung why mo sa pag-iisip mo. Kasi kung hindi yan, kung hindi ka sigurado sa bakit mo, well, mawawalan ka niyan. Yes. Like for example, babalik natin yung vlogging. Yes. Like for example, iniisip mo lang gusto kong magkasahod. Pero pag nawalan ka ng gana, ay wala naman, hindi naman nag-work yung YouTube ko, hindi naman. So with that, hindi siya magandang mindset na gusto mo lang kumita. Like for the other vlogging, 'di ba? Iniisip kasi nila is gusto ko 'to. Wag gagawin ko. Yun bang bakit ka nandyan? Bakit ka nag-vlog? Kasi gusto ko eh. Gusto kong makipag usap, gusto kong magbigay ng inspirasyon sa ibang tao, di ba? So with that reason, with that why, aangat ka. Yes. Aangat ka kung saan mo gusto. Yes. So make sure that your why is clear in your mind. Number 2, be organized. Yes. In your daily life, you should be organized. You should plan. You should have a planner. Yes. Plan today. Plan today for your tomorrow. Yes. You should plan. Like, you have a list kung ano yung gagawin mo this time, kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung unahin mo, kung ano yung dapat. Yes. Kasi, when you are organized, nababudget mo kasi yung oras mo. Yes. So, with that, walang nasasayang na oras sa'yo. Yes. So you should be organized. 3. Yes, adopt positive mindset. Yes,
dun ka sa taong may positibong pananaw sa buhay, may mga rich mindset, hindi naman ibig sabihin na gold digger ka. Yes. Pag sinabi kasi nating rich mindset, they are gold digger, not gold digger. Yes, kasi iba po 'yon sa gold digger kaysa sa gold digger. Yes, kasi kung gold digger kang tao, go ka lang sa goal mo. Wala kang pinapakinggan na iba na mga negatibong tao. Wala. Kasi goal, 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 goal. So with that, go to belong in a mind, in a rich people mindset, positive mindset. Yes, kasi mas nakakatulong sila. Mas kahit advice lang nila, makpakikinggan mo well. Lilinaw yung pag-iisip mo, malilinawan ka kung ano ba dapat yung purpose mo dito sa world. Kung ano ba talaga yung purpose mo, kung papakainin ka lang ba ng gobyerno, or gagawa ka in your own. Yes. So with that, like in seminar, kung sasali ka sa mga seminar nila, malilinawan ka talaga. So with that, go with the belong in a rich mindset and positive mindset, kasi aangat ka dun. Yes, promise. 4, avoid negative people, toxic people. Yes, we should avoid that person kasi sila yung napapasira sa atin, like yung mga chismosa dyan. Huwag mo silang isipin. Ang isipin mo ang sarili mo, na alam mong tama ka, isipin mo na wala naman akong maling ginagawa. Sadyang mali lang yung mata nila. Kasi, puro lang mali yung nakikita nila, di ba? Kasi, like for example, yun bang lahat na ginagawa mo, pero kulang pa din. Kasi yung binabantayan lang nila is yung masama. Yung hindi magandang ginagawa mo. Siyempre, magiging masama ka talaga sa kanila kasi masama lang yung na tinatanaw nila sa'yo. Di ba? So with that, avoid that person. Choose to be yourself. Yes. Avoid being emotional. Yes. Like for example, yesterday, hindi ako nakapag-upload kasi naging emotional ako kasi hindi ko talaga kaya yesterday. And yun nga, nagsisorry ako kasi hindi ako naka-upload yesterday and it's my fault kasi naging emotional akong tao. At huwag niyo akong tolaran. Pero for me, kung mag-EMK ako dito, hindi din maganda, di ba? For me, kasi yesterday is not really good day. Yes. Kasi, hindi talaga ako nakapag-vlog. Kasi in the morning pa lang, morning till after, till noon. Yes. Sobrang iyak na iyak. Iyak ako na iyak. Kasi hindi ko matanggap na after all sa pagtitimpi ko, after all sa mga pinagdadaanan ko, buntis pa lang ako, nagdadalang tao, na yung bang ginawa ko na lahat. Yes, hindi ko na inisip yung sarili ko na masasaktan ako, na malapit ako mamatay that time. Yes, hindi ko na inisip yung sarili ko kasi iniisip ko yung pamilya ko, iniisip ko yung anak ko. Pagkatapos kahapon, sasabihan na ako na ang pangit ko, ang pangit na hindi, parang yun bang hindi nila ako gusto dahil ganyan yung ugali ko today. Hindi ko gusto kasi ganun daw ako magsalita. Well, ang sakit lang kasi all those years, all those months, all those days na pumapasok ako sa paralan, para ako zombie, para ako, yun, hindi ko lang maisip kasi sa lahat ng paghihirap ko, ganito lang isusukli nila, sasabihin lang, nalain sila, in Bisaya, yun bang, ano ba yun sa Tagalog yun? Parang, ganun na nga, kasi wala akong pakialam sa plan nila, yes, wala akong pakialam sa plan nila, kasi plan nila yun eh. Well, I don't care. Sa practical na pag-iisip, I don't care, kasi plan nyo yan eh. Hindi naman sa akin yan, so anong pa dapat ang isasagot ko, di ba? Sa inyong palagay, ano ba talaga dapat? Di ba? Na-AMK na ako. Akala ko ba Keypoint'S is growing? Yes. I was being emotional yesterday and hindi ko sinasabing tularan niyo ako. Kasi ang pagiging emotional, nakakawala talaga siya ng gana. Yes!
Like yesterday, this example, like yesterday, nawalan talaga ako ng gana, hindi ako nakapag-upload, hindi ako, yes, nawalan talaga ako ng gana. And that time, nag-post na ako sa Facebook account ko, official Facebook account ko na yung gano'n, nagraranta ako. And then, one person told me, pabayaan mo sila. Kasi hindi sila yung magdidikta ng kapalaran mo. May Panginoon na magdidikta sa'yo. May gagamay sa'yo in your goal. So with that, in the afternoon, sumasali na ako sa mga live streaming. Yes, kasi kailangan kong ipagpatuloy kung ano yung ginagawa ko. Yes, kasi gusto ko to eh. At hindi sila yung nagbibigay sa akin ng success. Kasi sarili ko ang dapat kong isipin. Yes. So with that example, avoid those being emotional. Yes. Kung maaari, kung kaya pa natin, avoid those emotional kasi sila yung napapababa sa atin ng sobra. Yes, in my experience, masasabi ko talagang hindi siya magandang ugali na puro ka emotion na pinapairal mo yung emotional mo kasi wala kang progress. Yes, like yesterday hindi ako nakapag-vlog dahil lang doon. Yes, and sinasabi ko talaga sa inyo na huwag niyo akong tularan. Huwag kayong mag-emotional. Yes. And that's all for today and thank you for watching and sana may natutunan kayo at sana tanggapin niyo yung pagdadrama ko kasi yan yung reason kahapon kaya hindi ako nakapag-vlog. And sana may nagustuhan talaga. And sana may nakuha talaga kayo na knowledge from me. Yes, that is my experience. And sana makuha nyo rin yung point ko para mag-grow tayong lahat. Yes, kasi tinutulungan ko kayo at tinutulungan ko yung sarili ko at gusto ko na matulungan kayo na mag-grow. Yes. So, to sum this up, number one, know your why. Yes, alamin mo kung bakit ka nandyan sa industriyan yan. Alamin mo kung ano yung bakit mo. Yes. Make sure that your why is clear in your mind. Yes. Number two, be organized. Yes. You organize yourself, you organize your time para wala kang masayang na sandali. Yes. Yan po yung totoo. Be organized kasi pag na-organize mo yung time mo, makagawa mo lahat in that day. Yes. And number three, belong to a rich mindset, positive mindset. Yes. Makipaghalubilo ka sa mga rich mindset and positive mindset. Huwag ka dun ka sa kanila kasi alam mo naaangat ka kasi umangat sila. Yes. Sinasabi lang nila yan sa inyo. Nagse-seminar sila kasi gusto nilang tulungan tayo. Yes. Kasi umangat nga sila dyan kaya tutulong sila para aangat din tayo. Yes. So, number four, avoid negative person, toxic people. Yes. Avoid them kasi sila yung nagpapalaglag sa atin. Yes, sila yung parang sinasaktan tayo emotionally, spiritually, yun lahat na yun, physically. So, avoid that person. Yes. Kung sino man yan, avoid yan. Avoid that person. Yes. And number five, avoid being emotional. Yes, avoid being emotional kasi na-experience ko talaga yan na hindi siya maganda para sa atin. Kasi wala tayong magagawang ibang bagay kundi umiyak lang nung umiyak. Hindi tayo nagsasuccess in that day. Hindi natin magiget yung goal natin kasi naging emotional tayo. So, avoid being emotional. Yes. And sana may nakuha kayo na knowledge from me and thank you for watching. And please, everyone, don't forget to subscribe, like, and share. Yes, and pahit na din ang notification bell for you to get notified about my channel and para may matutunan ka rin na maganda from me. Yes. Thank you for watching! And this is me again, Lourdes. Mamshie Lourdes, Teacher Lourdes, Lourdes. Thank you for watching.